Welcome Luzon Visayas Mindanao. Yan ating mga supportive diyan, no? Yan ating mga legit na mga supporter diyan sa ating YouTube channel. Yan, magandang umaga at gabi po sa inyong lahat diyan, no? Sa ating taga-subaybay dito po sa ating channel. Update po natin mga reaction natin video dito, no? Yan sa lahat-lahat pong ating taga-panood diyan, no? Sa lahat ng sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ating talakayin po ngayon, guys, itong issue, no? Itong mga mensahe at sinasabi ni Attorney Harry Roque na parang napansin niya yung administrasyon ito ay baka magkaroon ng martial law dahil po sa mga mensahe ni PBBM nitong parang nagkuyan na mention ni PBBM yung annex, no? Yung issue ng Philippine Sea, yung West Philippine Sea, no? Dahil po ito ay sinasabi pag annex, sinasabi kasi na ay parang ginugulo tayo ng China. Yan, inaangkin itong yung ating mga lupa dito sa bansang Pilipinas, ang mga pag-aari ng lupa ng Pilipinas. Kaya yung ibig sabihin yung annex ay ginugulo po at ang ating bansa, no? Kaya baka yun magkaroon ng martial law. Kaya yun po ang ating mensahe ni Attorney Harry Roque. Kaya ating pakinggan, guys, ang kanyang mensahe. Panoorin po itong kanyang video. Pinangangambahan ngayon ng isang law expert na muling maulit ang martial law sa Pilipinas. Kung bakit? Alamin natin sa report ni Val de Villagracia. Ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Ito ang tanong ngayon ni dating presidential spokesperson at international law expert Attorney Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito na naging pahayag ng Pangulo nitong nadaang mga araw na pwersahang kinuha ng China ang ilang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Roque, matagal na ang tensyon sa WPS ngunit ngayon lang niya narinig ang salitang annexed. Hinala tuloy ni Roque, may ibang layunin dito si PBBM. Eh kapag sinabi mong annexation, abay parang sinasabi mo na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag-aannex na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdedeklara ng martial law? Sa ilalim ng saligang batas, maaari lamang anya na magdeklara ng martial law kung mayroong panglulusob na isang dayuhang bansa at paghimagsikan ng mga Pilipino. Martial law naman ang nakikita ni Roque na opsyon ng administrasyon upang manatili sa pwesto ng mas matagal na panahon. Samantala, sangayon naman ang geopolitical analyst at historian na si Professor Herman Laurel sa pananaw na ito ni Roque. Yeah, yun guys, no? Yun po ang ating... Alam nyo, pag magkatotoo po ito talagang... martial law ay ang apektado po talaga nito ay ang taong bayan, tayo po mga mamamayang Pilipino ang apektado po dito, no? Kasi ay talagang alam naman natin, naramdaman natin yung gobyerno ay talagang sinusulong nila itong charter change, sinusulong itong People's Initiatives, yung PI ay talagang gusto nilang baguhin yung constitution. Kaya alam naman natin, pag gusto nilang mananatili sila sa kanilang posisyon ng matagal pa, no? Kaya yun ang tayong mga mamayang Pilipino ang talagang apektado nito, no? Pag mangyari itong martial law. Kaya yun po guys ang ating update ngayon sa isyung ito. Kaya ako'y magpasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta po dito, sa inyong walang sawang pagpanood po dito sa ating YouTube channel, mga Kapinoy. Kaya thank you so much and please don't forget a like, share and subscribe po natin ang ating YouTube channel. Thank you so much again and mabuhay and God bless you all.